Barangay Love Stories. Hindi nahahanap ang true love sa pagkakaroon ng maraming partner. Nakikita po ito sa pamamagitan ng pagpili ng isang tao at pagiging loyal sa kanya anuman ang mangyari. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang magkaroon ng isang loyal na karelasyon? Dear Papa Dudut, kung paramihan lang naman ng girlfriend ang pag-uusapan ay hindi po ako magpapahuli dyan. Iba't ibang klase na ng relasyon ang sumubok sa akin, pero sa huli ay napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi pala isang laro. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Marl, 28 years old, at sa maniwala man kayo o sa hindi, ako po ay single sa kasalukuyan. Hindi ko naman po ikinakailan na noong kabataan ko ay sakit talaga ako sa ulo. Ako ang number one na problema ng mga magulang ko noon dahil sa pagiging pasaway ko. Mas importante kasi sa akin ang barkada dati. Imbis na pag-aaral ang atupagin ko ay palagi akong nasa galaan. At mas pinipili kong lumabas kasama ang mga kaibigan ko sa halip na pumasok sa klase. Ang allowance na nakukuha ko ay palagi kong ginagastos sa mga babae, Papa Dudut. Tuwing break time ko nga noon ay halos twice a week akong nag-check-in sa hotel kasama ang iba't ibang babae na nakikilala ko, Papa Dudut. Ganun na po ang naging teenage life ko, kung saan ay sinusulit ko ang bawat araw ko at wala akong pakialam sa future ko. Babae ang isa sa mga nagpapasaya sa akin noon, Papa Dudut. Hindi naman sa pagyayabang, pero may kaunting itsura din naman ako, kaya lapitin din ako noon. At lahat ng lumalapit sa akin ay hindi ko pinapalampas. Naging pastime ko na nga ang pumasok sa relasyon at tapusin ito kapag hindi ko na-trip ang girlfriend ko ng mga panahon na yon. Hindi ko pa talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng love. Ang turing ko sa mga nakakarelasyon ko dati ay parang laruan na kapag pinagsawaan ay agad-agad na pinapalitan. Pero ang lahat ng ito ay nagbago noong isang babae ang nakilala ko, Papa Dudut. Ano, dito ka na ba talaga titira? Oo, kuya. Lipat na lang ako rito sa Apalit. Mas maganda buhay dito eh. Tahimik tsaka presko ang hangin. Ngayon lang yan. Sigurado ako, hahanap-hanapin mo rin ang buhay sa syudad kapag nagtagal. Hindi na, kuya. Dito na lang talaga ako. Bakit? Ayaw mo na bang makasama mga kapatid mo? Sawa ka na sa kanila? Kuya, ito lang masasabi ko sa'yo. Mas gugustuhin ko pa na ikaw na pinsan ko ang kasama ko kaysa sa mga kapatid ko, no? Lagi na lang akong pinagagalitan ng mga yun eh. Tsaka parang hindi naman kapatid turing nila sa akin. Baka naman kasi sakit ka lang sa ulo, kaya ka pinadala rito ng mama mo. Hindi ah, ang bait-bait ko kaya sa amin. Mabait daw. Sabi ng mama mo, pinapunta ka rito para magtanda. Ano ba kasing ginawa mo dun sa inyo? Wala. Wala talaga ako naaalala na ginawa ko masama. Tsaka ayoko talaga dun. Pinagbabawalan nila ako na bumarkada. Di ko nga alam kung bakit ayaw nila ako magkaroon ng kaibigan eh. Ang sabihin mo, batugan ka. Ayaw mo raw maghanap ng trabaho. Tapos puro pababae inuuna mo. Naku Marl, hindi yan pwede rito. Naghahanap naman ako ng trabaho ah. Yung trabaho lang talaga mailap sa akin. Ay sus, nagrason ka pa. Di bale, dito sa amin, magbabago yung ugali mong yan. Alan, ano na? Nasaan yung pinapaayos kong cellphone sa'yo? Oh, Sonia, ikaw pala. Eh, hindi ko pa na-check eh. Mamayang gabi ko patitingnan. Okay lang ba na bukas ko na lang ibalik? Eh, ano ba yan? Kailangan ko na yun eh. Ginagamit ko kasi yun na pang-load sa tindahan namin. Sayang naman yung kita kapag hindi mo naayos agad. Di bale, madali lang naman ayusin yun. Ano po bang sira? Ako na lang titingin. Marunong ako mag-ayos ng cellphone.
hindi gumagana yung keypad. Teka, sino ba tong kasama mo, Alan? Ah, oo nga pala. Si Marl. Pinsan ko galing Maynila. Marl, ito naman si Sonya. Dati kong classmate sa college. Hello po. Ang ganda niyo naman po. Echos ka. Hello din sa'yo. So, kaya mo bang ayusin yung cellphone ko? Keypad ba, sira? Madali lang yan. Lilinisan lang yung loob niyan. Kung lilinisin lang naman pala, pwede bang libre na lang? Sige na, Alan, nagtitipid ako ngayon eh. Aba, wag ako tanungin mo. Hindi naman ako mag-aayos eh. Ano, Marl? Libre daw oh. O sige. Okay sa akin kahit walang bayad. Basta para sa'yo. Talaga? Uy, salamat. Bukas ha, balikan ko kayo. Sige, sige. Kunin mo na lang bukas. Thank you. Sige, mauna na ako. Ang ganda naman nun, kuya. May boyfriend na ba yun? Ayan. Kadarating pa lang, nasa babae na naman ang tingin mo. Aray! Sakit naman ang batok mo. Umayos ka. Sa akin ka pinabantayan ng mama mo. Maayos naman ako ah. Nagtanong lang eh. O ano nga? May boyfriend na ba siya? Wala yung boyfriend. Di na yun mag-aasawa. Walang lalaking nagtatagal sa kanya eh. Pwes, nandito na ako. Ang lalaking magtatagal sa kanya. Gusto mo batukan ulit kita? Huwag! Masakit! Sige na, mauna ka nang umuwi. Ayusin mo na yung cellphone ni Sonya. Total, wala ka namang ginagawa. Sasaglit lang ako sa palengke. Malakas ang karisma ni Sonya, Papa Dudut. Maliit lamang siyang tao pero palaban at matapang. Maikli ang kulot nitong buhok na bumagay sa bilugan niyang mukha. Lagi siyang nakasuot ng eyeglass dahil mahina na ang mga mata niya. Unang pagkikita pa lang namin ni Sonya ay agad na akong nagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Ibang klase kasi yung datingan niya, ibang-iba siya sa mga babaeng nakadate ko na. Para siya yung tipo ng babae na mahirap ligawan. Mas lalo tuloy akong na-excite na kilalanin siya dahil doon, Papa Dudut. Ang hindi alam ni Sonya, habang inaayos ko ang cellphone niya ay pasikreto kong kinuha ang contact number niya. Dikipad pa ang gamit niya noon, Papa Dudut, kaya madali ko lamang itong nahanap. Pagkatapos nito ay agad akong nakipag-textmate sa kanya. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin. May tinatagong talino si Sonya, Papa Dudut, at mahirap siyang paikutin. Alam na alam niya kung niloloko mo lamang siya o hindi, kaya naman sinikap kong magpakatotoo sa kanya habang nakikipagkaibigan ako. Noong makuha ko na ang buong tiwala ni Sonya ay umamin ako na gusto ko siyang ligawan, Papa Dudut. Pumayag naman siya dahil alam kong wala namang babaeng nakakatiis sa akin noon. Mahigit isang buwan din ang panliligaw na ginawa ko, Papa Dudut. Mahirap siyang ligawan sa totoo lang. Pero sa huli ako pa rin ang nanaig dahil ang ligawan namin ay nauwi din sa totoong relasyon, Papa Dudut. Kuya Alan, gising ka pa? Di ako makatulog eh. Paano hindi ka makakatulog eh nagkakape ka? Pampatulog ko to. Teka, saan ka na naman galing? Ba't ka na naman ginabi ng uwi? Galing ako kina Sonya. Tinulungan ko sila sa paghahanda nila bukas. Birthday ng tatay niya. Bait namang boyfriend nito. Nagpapakaalila. Eh bakit dito? Di ka man lang makapagwalis. Siyempre, kailangan natin magpakitang gila sa tatay. Ang galing-galing mo pagdating sa babae tapos dito sa bahay napakatamad mo naman. Mabuti yan, pagpatuloy mo lang. Pagbigyan mo na ako. Ngayon na nga lang ako nakabingwit na magandang girlfriend eh. Babasagin mo pa. Ibang klase rin pala tong karisma mo no? Akalain mo? Napasagot mo si Sonya? Sabi ko naman sa'yo eh, walang babae ang humihindi sa akin. Sa bagay, nasalahin na natin ang pagiging habulin eh. Sinabi mo pa, pero Kuya Alan, atin lang to ah. Hindi ko naman talaga mahal si Sonya eh. Uy, huwag mo sasabihin sa kanya ah. Paano hindi mo mahal? Niligawan mo nga eh. Tapos sasabihin mo ngayon na hindi mo siya mahal?
Eh, ganito kasi yan. Lalaki ka rin, kaya magigets mo ko. Diba may mga pangangailangan tayo na paminsan-minsan, mga babae lang makakapagbigay. Oh, tapos? Yung mga bagay na yun na kailangan natin, yun ang dahilan kung ba't ko niligawan si Sonya. Kailangan ko ng babae. Kailangan ko ng girlfriend. At ganun si Sonya sa akin. Girlfriend lang. Loko ka pala eh. Anong tingin mo sa mga babae? Pang display? Kapag nanligaw ka ng isang tao, dapat mahal mo yun. Hindi dahil trip mo lang. Ganito na ba mga kabataan ngayon? Ito naman si kuya kung makapagsalita, kala mo di dumaan sa ganito. Sigurado ako gawain mo rin to. Huwag mo akong itulad sa'yo, di ko gawain yan. Alam mo kung bakit? Kasi matino akong lalaki. Ang mga babae dapat nirerespeto at minamahal, hindi pinaglalaruan. Nirerespeto ko naman sila. Nasaan ang respeto sa ginagawa mo kung pinaglololoko mo lang naman pala yung mga nagiging girlfriend mo? Ikaw Marl, huwag mong tarantaduhin si Sonya, kaibigan ko yan. Hindi ko siya sasaktan kuya, magtiwala ka sa akin. Anong hindi? Kakaamin mo nga lang na hindi mo siya mahal eh. Kahit pinsan pa kita, makakatikim ka talaga sa akin kapag gumawa ka ng kalokohan. Chillax ka lang kasi kuya, ito naman galit agad eh. Basta watch and learn ka lang. Watch and learn mo mukha mo. Kung hindi mo talaga mahal si Sonya, hiwalayan mo na lang siya. Ayoko nga, gusto ko muna siyang enjoyin. Pinapahiya mo lahi natin eh. Kung sa bagay, matalinong babae naman si Sonya. Hindi siya basta-basta nagpapabilog sa mga tao. Good luck na lang sa'yo. Sigurado ako next week, hiwalay na kayo niyan. Pustahan tayo? O sige, hanggat hindi kayo naghihiwalay, ako maghuhugas ng pinggan. Sige, kala ko dyan. Kala mo papatalo ako? Never pang na broken heart tong pinsan mong to. Pwes sumanda ka na, kasi mabobroken heart ka na ngayon. Kung hindi man ngayon, pwedeng mangyari yan sa mga susunod mo pang relasyon. Kasi ang karma, parang balita yan. Balita? Ba't mo naman nasabing parang balita ang karma? Kasi hindi natutulog yan. 24 oras. Ang corny mo, kuya. Basta, makikita mo. Nagkakamali ka sa mga sinasabi mo. Patutunayan ko sa'yo na magtatagal kami ni Sonya. Papa Dudut, hindi ko man sigurado kung mahal ko ba talaga si Sonya o hindi ay tumagal naman ang relasyon namin ng mahigit 2 taon. Sa pagsasama kasi namin ni Sonya, ang mas malawak na pangunawa niya ang minahal ko. Lahat ng mga bagay na napag-aawayan namin ay lagi niyang nasusolusyonan. Never na uwi sa hiwalayan ng relasyon naming dalawa, kahit na noong mga panahong yon ay lagi pa rin akong nababarkada at nagbubulakbol. Yun nga lang papadudot, gaano pa man kahaba ang pasensya ng isang tao ay meron pa rin po itong hangganan. Dumating kami noon sa puntong napansin yata ni Sonya na hindi na ako masyadong nag-i-effort sa relasyon naming dalawa. Aaminin ko naman na noong mga panahon na yon ay nanamlay na talaga ang girlfriend ko o Papa Dudut. Ibig sa pag-usapan ng problema naming dalawa ay mas piniling iparamdam sa akin ni Sonya ang mga bagay na ginagawa ko sa kanya. Noong magkaroon ng selebrasyon sa bahay nila ay nag-invite siya ng mga kaibigan. Nakaramdam ako ng pagiging out of place ng araw na yon dahil ni isang beses ay hindi man lang niya ako binigyan ng atensyon. Ni hindi niya ako pinakilala sa mga kaibigan niya bilang boyfriend niya. May sarili silang mundo at hindi nila ako isinama doon. Nagtampo ako sa ginawa ni Sonya, Papa Dudut, pero hinayaan ko na lamang yon hanggang sa mapansin kong parang wala na siyang pake sa akin, na parabang hindi niya ako nobyo. Dahil wala namang nangyaring away sa pagitan namin o kung ano man ay hinayaan ko na lamang ulit siya, Papa Dudut. Sa halip ang ginawa ko ay ibinaling ko na lamang sa ibang babae ang aking atensyon ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula kay Sonya ay napunta ang interes ko kay Leila, Papa Dudut. Sa Facebook ko nakilala si Leila. Sunod-sunod niyang nilike ang mga pictures ko noon kaya agad ko siyang napansin. Noong i-check ko ang profile niya ay kinilig ako noong makita ko kung gaano kagandang babae si Leila. May tampo pa ako noong oras na yon kay Sonya kaya ang ginawa ko ay nakipag-chat ako kay Leila.
Game na game naman siyang nakipag-usap sa akin noon, Papa Dudut. Sa katunayan ay inabot pa kami noon ng madaling araw na magkakwentuhan. Bagong graduate lamang si Layla, no boyfriend since birth daw siya. Kaya never been kissed at never been touched pa siya, Papa Dudut. Kaya tuloy mas lalo akong na-excite sa kanya dahil napaka-inosente niyang tao. Halos magkasing edad lamang kami, Papa Dudut. 23 years old siya samantalang 22 naman ako. Hindi tulad ni Sonia na 27 na noon. Mas nakaka-relate kami sa isa't isa ni Layla. At dahil tumatamlay na ang relasyon namin ni Sonia ay sinubukan kong mag-explore at niligawan ko si Layla. Nagulat nga ako na kahit alam niyang may girlfriend na ako ay sinagot pa rin niya ako. Kung tatanungin ninyo ako, Papa Dudut, ay wala akong nararamdamang konsensya noong nagkaroon ako ng dalawang girlfriend. Alam ko kasi na patapos na ang relasyon namin noon ni Sonia. Hinihintay ko na lamang siyang makipaghiwalay. Yun ang isa sa mga pinangako ko kay Layla, kaya niya ako sinagot, Papa Dudut. Ang alam niya kasi ay hihiwalayan ko na si Sonia kapag naging kami. Pero hindi ko ginawa yon dahil lang nasa isipan ko pa noon ay sobrang cool ang magkaroon ng dalawang girlfriend, Papa Dudut. Uy, bakit naman parang di ka mapakali dyan sa kinauupuan mo? Lingon ka ng lingon. Naghahanap ka ba ng CR? Masakit ba tiyan mo? Hindi ako naghahanap ng CR. Hindi rin masakit ang tiyan ko. Nagmamasid lang ako. Nagmamasid? Bakit ka nagmamasid? Ano ka ba? Hindi ka ba natatakot na baka makita tayo ng girlfriend mo? Si Sonia? Hindi tayo makikita nun. Nasa trabaho siya ngayon, kaya relax ka lang. Hindi ako marirelax. Lalo na kapag nandito tayo sa labas. Baka may makakita sa atin na magkasama tayo. Wala naman tayong ginagawang masama ah. Kumakain lang naman tayo dito. Tsaka kapag may nakakita sa atin, madali lang lusutan yun. Paano? E di sasabihin ko na pinsan kita. O kaibigan, katrabaho. Daming pwedeng rason. Bakit ba kasi ayaw mo pang hiwalayan yung girlfriend mo? Sabi mo sa akin, hihiwalayan mo na siya. Hihiwalayan ko naman talaga siya. Tsumitsyempo lang ako. Hanggang kailan ako magiging kabit mo? Ayoko lang ganito, Marl! Hindi ka naman kabit kasi hindi ko pa naman asawa si Sonia eh. Eh anong tawag sa akin? Other woman? Side chick? Second girlfriend? Bang klase ka? Sabi mo sa akin makikipaghiwalay ka na kay Sonia kapag sinagot kita. Matagal na kitang sinagot pero bakit hanggang ngayon kayo pa rin dalawa? Siyempre hindi naman kasi ganung kadali makipaghiwalay. Kailangan ko pa rin paghandaan yung gagawin kong yun. Alam nga naman bigla-bigla ko nalang iwan si Sonia. Yan tagal na namin magkasama. Di pwedeng ura-urada ko na lang siyang hiwalayan. Kailangan prepared. Anong klaseng preparation ba ang gusto mo? Hinahanapan ko pa kasi ng timing. Dapat kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, hindi siya gaano masaktan. Kailangan ko siyang ikondisyon. Ayoko rin naman siyang saktan kasi marami rin naman kaming pinagsamahan. Kahit anong klaseng timing pa ang gawin mo, masakit ang makipaghiwalay. Sure ako na masasaktan si Sonia kapag iniwan mo siya. Mas lalo na kung pinatagal mo pa. Mas lalo mo lang pinapalalim yung sakit. Bakit ba concerned na concerned ka kay Sonia? Babae rin kasi ako. Kahit first time ko lang magka-boyfriend, alam ko kung gano'ng kasakit ang maiwan at maipagpalit sa iba. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala kay Sonia. Puro ka ganyan eh. Puro ka pangako na lagi namang napapako. Next week, hihiwalayan ko na talaga siya. Next week pa? Bakit hindi pa ngayon? Layla naman eh. Maghintay ka lang. Aminin mo nga sa akin, sino bang mas gusto mo sa aming dalawa? Ako ba o si Sonia? Siyempre, ikaw. Eh bakit hirap na hirap kang iwan yung babaeng yon? Kung ako ang mahal mo, alisin mo na sa buhay mo yung hindi mo mahal. Gusto mo lang yatang magkaroon ng girlfriend na sabay eh. Huwag mo naman ako madaliin. Nung nililigawan mo ko, minamadali mo akong sagutin ka. Tapos pagdating sa'yo, ayaw mong magmadali? O sige na nga, sa Sabado. Promise ko. Ngayon na! Weekday ngayon eh. Kawawa naman si Sonia kapag pumasok siya sa trabaho na brokenhearted. Sa Sabado na lang para at least nasa bahay lang siya. My gosh, Marl!
Kumain ka na lang dyan. Huwag mo nang problemahin si Sonia. Ako nang bahala sa kanya. Okay? Bahala ka! Ang hirap mong kausap! Papadudot, lahat ng pinangako ko kay Leila ay hindi natupad. Ayoko rin naman kasing hiwalayan na lamang basta si Sonia dahil marami na rin kaming pinagsamahan. Ayoko siyang saktan, kaya mas makakabuti kung siya na lamang ang makipaghiwalay sa akin noon. Yun nga lang ay hindi nangyari yon. Nagpatuloy kami sa relasyon naming dalawa kahit na parabang wala na kaming spark sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay muntik nang mahuli ni Sonia si Leila. Naliligo kasi ako noon, papadudot, nung bigla na lamang nag-notify sa phone ko ang message ni Leila na nagtatanong kung anong oras kami magkikita. Sakto namang nasa tabi ni Sonia ang cellphone ko habang hinihintay akong matapos noong mabasa niya ang message. Nakapagrason naman kaagad ako. Sinabi kong girlfriend si Leila ng isa sa mga kabarkada ko at nakipag-chat lamang yung kaibigan ko. Agad naman itong naniwala, papadudot. Sa sumunod na buwan ay isang kakilala naman ni Sonia ang nakakita sa amin ni Leila na magkasama noon. Agad siyang nagsumbong sa girlfriend ko at akala ko noon ay mabibisto na ang pinakatago-tago kong relasyon. Pero agad din naman akong nakapag-isip ng maipapalusot. Sinabi ko na lamang na malayong pinsan ko si Leila na sinamahan ko lamang mamasyal. Nagulat ako nang pinaniwalaan ako kaagad ni Sonia nang wala man lang pagdududa. Ang hindi ko alam noong mga time na yon ay minaman-manan na pala ako ni Sonia, papadudot. Nang minsang sinundo ko si Leila ay sinundan pala ako ni Sonia at doon na nga niya naaktuhan ang panloloko ko. Leila! Ang tagal mo! Kanina pa ako naghihintay dito! Hinintay ko pa yung motor eh. Hiniram kasi nila. Eh di nagsabi ka sana na malilate ka. Muntik na ako mag-commute. Wala pa namang alas 4 ah. Di ba alas 4 out mo? Nagpaalam ako ng maaga sa trabaho ngayon. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. May pupuntahan ako. Saan ka pupunta? Ba't di ako kasama? Sasamahan ko si Mama. Bibisitahin namin yung tita ko. Tsaka bakit ko sasama? Eh hindi pa naman kita pinapakilala sa pamilya ko. Eh di pakilala mo na ako ngayon. Ipapakilala lang kita kapag hiniwalayan mo na yung isa mo pang girlfriend. Hiwalay na kaya kami. Ni Sonia? Di nga. Totoo ba yan? Oo. Oh, kahit tanongin mo pa siya eh. Sigurado ka? I-message ko talaga siya. Hindi, joke lang. Pero makikipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Malapit na. Puro ka na lang malapit na? Ilang buwan na tayo, wala ka pa rin ginagawa. Di na ako aasa. Ibig bang sabihin yan? Pumapayag ka na dalawa kayong girlfriend ko? Hindi! Kapal mo! Binibilangan na kita. Kapag hindi mo pa ginawa yung gusto kong mangyari, ako na lang ang makikipaghiwalay sa'yo. Uy, wag naman ganun. Di ba nga sabi ko naman sa'yo na… So, totoo nga yung sabi nila. May babae kang sinusundo rito. Sonia! Ito ba yung babae mo? Hindi! Hindi ko siya babae! Sandali lang, magpapaliwanag ako! Aalis na ako. Maglalakad na lang ako pa uwi. Sandali lang! Kinakausap ko pa kayong dalawa. Sonia, teka lang naman! Huwag kayo mag-away dito! Maraming tao! Wala akong pakialam! Deserve niyong dalawang mapahiya! Mga manluloko kayo! Hindi ako manluloko! Matagal ka nang gustong hiwalayan ni Marl. Naghahanap lang siya ng tiyempo. So pinatos mo naman agad kahit hindi pa kami hiwalay. Hindi totoo yan! Hindi talaga kita gustong hiwalayan, Sonia. Nagsisinungaling lang yan si Leila. Anong sabi mo? Ako pa talaga yung gagawin mong sinungaling? Sabi mo sa akin, hihiwalayan mo na si Sonia. Hoy, babae, huwag kang ngang nagtatapang-tapangan sa harap ko ha. Bakit ikaw pa yung galit? Ikaw yung kumabit pero parang ikaw inagrabyado ha. Anong klaseng kakapalan ng mukha yan? Matapang ako kasi niloko rin ako dito. Niloko rin ako ng lalaking yan. Uy, wala akong niloloko sa inyo ha. Tumahimik ka dyan. Mag-uusap pa tayo mamaya. Ikaw, babae. Leila? Leila pangalan mo, di ba? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka niloko. Nagpaloko ka.
Kung gagawin mo bobong sarili mo para lang sa lalaki, hindi ko na kasalanan yun. Kaya huwag kang umasta na ikaw ang biktima rito kasi sa ating tatlo, ako yung biktima rito. Uwede ikaw na! Magsama kayo ng boyfriend mong manloloko! Leila, sandali lang! Hoy! Saka pupunta, Marl? Susundan mo siya? Sige, sumunod ka. Hinahamon kita. Sundan mo yung babae mo. Hindi ako aalis. Siyempre, dito lang ako sa'yo. Nakakahiya ka? Ang sarap mong bubugin, hinayupak ka. Sonia, mag-explain ako. Huwag kang magalit sa akin. Sa bahay na tayo mag-usap. Kawawa ka talaga sa akin pagka-uwi natin. Ang akala ko noon ay makikipaghiwalay na sa akin si Sonia dahil sa mga nangyari, Papa Dudut. Pero laking pagtataka ko na sa kabila ng panlulokong ginawa ko ay nanatili pa rin siya sa tabi ko. Dahil sa pagiging loyal sa akin ni Sonia ay napilitan akong hiwalayan si Leila. Ayoko man siyang saktan ay kinailangan ko siyang bitawan para maisalba ang relasyon namin ni Sonia. Kung ako ang papipiliin ay mas gusto ko naman talaga si Leila noon. Pero dahil mas magaling mag-alaga si Sonia ay siya ang pinili ko. Isa pa ay masyado ng matagal ang relasyon namin para basta na lamang iwanan, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng kompromiso ni Sonia. Pinag-usapan namin ang mga problema sa relasyon naming dalawa. Inamin ko sa kanya na para ba nanlalabig na siya sa akin kaya ako nagawang maghanap ng iba. Ang depensa naman niya ay ako ang naunang manlamig at binalik lamang niya sa akin ang bagay na pinaparamdam ko sa kanya. Hindi niya inaasahan na sa ibang babae ko pala hahanapin ang init na kinakailangan ko. Sa huli ay nagkapatawaran kami sa isa't isa at nangakong aayusin namin ang relasyon naming dalawa. Pero Papa Dudut, hindi ko nasunod ang pangako ko kay Sonia. Ilang buwan nang lumipas ay muli na naman akong naghanap ng iba. Doon ko na nga po nakilala si Rhea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakita ko naman na pilit na sinasalba ni Sonia ang relasyon naming matagal nang walang apoy. Na-appreciate ko yon kaya ginawa ko rin ang parte ko bilang boyfriend niya. Sinubukan ulit naming buhayin ang pagsasama namin para ibalik ito sa dati, Papa Dudut. Kasabay nito ay pilit naming kinalimutan ang ginawa kong panloloko. Naging okay naman ang lahat, sa mga sumunod na buwan ay naging masaya ang pagsasama naming dalawa. Sobra-sobra na noon ang atensyon at pag-aalagang ibinibigay sa akin ni Sonia at kapalit nito ay ibinabalik ko rin naman sa kanya ang pagmamahal na kanyang ibinibigay. Kaso nga lang po, dumating ulit ako sa punto kung saan ay nademonyo na naman ang utak ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit pero nasa dugo ko na yata siguro ang paghahanap ng ibang babaeng makakadate at magiging jowa. Isang babae ang nakilala ko, si Rhea, na una kong nakita sa isang burger stand. Saktong nagmemeryenda ako noon nang tumabi siya sa akin para bumili ng burger. Dahil likas na sa akin ang maging palakaibigan ay nakipagkwentuhan ako sa kanya habang inaantay niya ang order niya. Bago siya tuluyang umalis ay kinuha ko ang Facebook niya at doon namin tinuloy ang pag-uusap namin, Papa Dudut. Matapos ang ilang araw na pagpapakilala ay niligawan ko si Rhea. Wala siyang kaalam-alam noon na may girlfriend na ako dahil hindi naman active noon ang social media ko. Ginagamit ko lamang ang Facebook para pang chat sa mga tao, Papa Dudut. Sinagot ako ni Rhea at doon nagsimula ang tagong relasyon naming dalawa. Pero ilang linggo lang ang lumipas, ay agad akong nabisto ng pinsang kong si Kuya Alan, Papa Dudut. Marl, halika rito. Mag-usap nga tayo. Bakit, Kuya? Anong pag-uusapan natin? Nasaan ka kaninang hapon? Ako?
Nasa labas. Nakipaglaro ako ng basketball. Sigurado ka ba? Oo naman, bakit? Kahit itanong mo pa kay Diego, siya kasama ko, naglaro kami kanina. Nakita kita sa labas. Hindi sa basketball court kundi sa may tapsihan. May kasama kang ibang babae. Sino yun? Babae? Ah, yun ba? Wala yun. Anong wala? Sabihin mo nga sa akin, may babae ka na naman, no? Wala! Wala akong babae. Bakit naman ako mambababae? May girlfriend na ako. Ako pa niloko mo? Babae mo yun, no? Umamin ka. Kapag umamin ba ako, anong gagawin mo sa akin? Wala akong gagawin kasi buhay mo yan. Hindi kita pakikialaman pero bilang pinsan, pagsasabihan kita. Marl, hindi maganda tong ginagawa mong panloloko kay Sonya. Ang bait niyang tao para walang hiyain mo. Eh, alam ko naman pero kuya, hindi ko naman siya winawalang hiya. Minsan kasi hindi ko lang talaga mapigilan yung sarili ko. Lalo na kung ako naman yung nilalapitan. Hindi na maganda tong ginagawa mo. Sakit na yata sa'yo to eh. Magpatingin ka na kaya. Baka may sira na yung utak mo. Grabe ka naman, Kuya Alan. Di ba pwedeng bata pa kasi ako kaya ako nagagawa yung mga bagay na to? Huwag mong gamiting rason ng pagiging bata mo para gumawa ng masama. Tatanda ka rin. Mangungulubot din ang balat mo. Darating ang araw na ang bagay na pinagmamalaki mo ngayon, mawawala rin kapag nagkaedad ka na. Huwag mong hayaang masira ang tiwala ng mga tao nagmamahal sa'yo. Kasi kapag nangyari yun, wala nang matitira sa tabi mo kapag tinalikuran ka ng mga taong wala nang mahihita sa'yo. Kaso, mahal ko rin si Rhea eh. Rhea ba ang pangalan ng bago mong babae? Oo, Rhea nga. Siya yung nakita mong kasama ko sa tapsihan. Kung ganun, bakit di mo pahiwalayin si Sonya kung si Rhea na pala ang mahal mo? Yun nga ang problema, kuya. Mahal ko rin si Sonya. Aba, hindi pwede yun. Isa lang ang puso natin. Dahil sa isang tao lang natin to ibibigay. Hindi mo yan pwedeng hatiin para sa dalawang babae. Eh bakit yung mga Muslim? Muslim ka ba? Hindi. O hindi naman pala eh. Bakit mo pinakikialaman ng relihiyon ng iba? Eh kuya, anong gagawin ko ngayon? Bakit kailangan mo pang itanong yan? Eh di pumili ka ng isa kina Sonya at Rhea. Kung sino sa kanilang mas mahal mo, dun ka. Ang hirap pumili eh. Para mo akong pinapapili sa adobo at sinigang. Parehong masarap. Oh, ginawa pang ulam yung mga babae. Banatan kita dyan eh. Masyado kang feeling gwapo. Kala mo naman napakalaki ng problema mo. Piliin mo sa dalawa kung sino yung tunay na nagmamahal sa'yo. Iwan mo yung isa. Tapos. Paano ko naman malalaman yun? Alam mo yung mga tanong mo? Parang hindi ka dumaan sa maraming relasyon. Dapat kasi may age limit na rin na pagpasok sa relasyon eh. Mga tulad mo na walang alam sa pagmamahal, sinisira nyo lang yung totoong ibig sabihin ng love. Bahala na, kuya. Anong bahala na? Aantayin mo na naman na magkahulihan kayo? Basta kuya, wag mo na lang muna ako isumbong kay Sonya, ha? Mag-iisip na lang muna ako kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang pipiliin ko. Sarap mong batukan. Nanggigigil ako sa'yo eh. Papadudot, halos isang buwan din ang naging relasyon namin ni Rhea bago nagkabukingan. Nabisto ako ni Sonya na may ibang babae noong naaksidente kami sa motor. Sinundo ko noon si Rhea sa trabaho para sana ihatid sa bahay nila. Sakto noong may bagyo at malakas ang ulan. Dahil nadulas or madulas ang daanan ay sumemplang ang motor na dinadrive ko. Halos puro galos ang natamo namin ni Rhea samantalang ako sa kasamaang palad ay nabalian pa ako ng buto sa paa matapos akong magulungan ng kotse. Agad akong itinakbo sa ospital, Papa Dudot, pero imbes na problemahin ko ang bali sa paa ko ay mas kabado ako noon na baka maabutan kami ni Sonya na magkasama ni Rhea. Pilit kong pinaalis si Rhea pero dahil concerned siya sa akin ay nanatili siya sa tabi ko. Hanggang sa kumalat na ang balitang nadisgrasya kami at nasa ospital ako. Dali-daling nagpunta doon ang pamilya ko kasama si Sonya at doon na nga po nagpang-abot ang dalawa kong girlfriend. Hindi nag-iskandalo si Sonya noong malaman niya ang katotohanan. Ang ginawa niya ay tinanong lamang niya ako kung okay lang ako. Noong malaman niyang hindi naman malala ang nangyari sa akin ay umalis siya ng ospital nang hindi pinapansin si Rhea. Pagkatapos noon ay hindi na nagpakita pa sa akin si Sonya, Papa Dudut. Buwan ang lumipas bago gumaling ang paa ko.
At sa loob ng mga panahong yon ay hindi ako kinausap o kinukumusta man lang ni Sonia. Ni hindi ko nga alam kung may relasyon pa ba kami o wala na. Noong nakayanan ko na maglakad ay pinuntahan ko na si Sonia at pilit ko siyang kinausap para magpaliwanag. Sonia, kausapin mo naman ako. Hindi ako nakikipag-usap sa manloloko. Please, kahit ngayon lang. Ano pa bang kailangan mo? Ikaw. Ikaw ang kailangan ko, Sonia. Para saan? Para paglaruan mo ulit ako? Diyan ka ba nabubuhay? Sa panloloko ng mga babae? Hiniwalayan ko na si Rhea. Wala na kami. Ano ngayon? Gusto mo magtatalon ako sa tuwa na wala na kayo? Please naman oh. Bigyan mo naman ako ng second chance. Paulit-ulit na kitang binigyan ng pagkakataon. Kaya mas lalong kumakapal ang mukha mo eh. Kasi lagi na lang kitang pinagbibigyan. Last na talaga to. Hindi na mauulit. Wala nang last kasi tapos na tayo. Please, Sonia. Kailangan kita sa buhay ko. Patawarin mo na ako. Kung kailangan mo naman pala ako sa buhay mo, bakit mo ako nagawang lokohin? Kung kailangan mo ako, bakit ka naghanap ng iba? Sorry kung nagawa ko yung mga bagay na yun sa'yo. Hindi ako nag-iisip ng maayos nun eh. Pero ngayon, natuto na ako. Maniwala ka. Mabuti naman. Sana nga this time totoo na yung sinasabi mo. Sana nga natuto ka na talaga. Promise, natuto na ako sa mga ginawa ko. Hindi ko na uulitin yung mga yun. Hindi na kita lolokohin. Hindi na kita sasaktan ulit. Hindi mo na talaga ako masasaktan dahil tapos na tayo. Sonia naman, balikan mo na ako please. Magbabago na talaga ako kapag binalikan mo ako. Dapat noon mo pa ginawa yan. Ngayong wala na ako, saka mo sasabihin ang mga bagay na yan? Hindi na! Hindi mo ako pinahahalagahan, kaya dapat lang na hindi na rin kita balikan. Ano bang gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat para lang bumalik ka sa buhay ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Yun ang gusto kong gawin mo. Pero Sonia, mahal kita. Mahal din kita, kaya ako galit na galit sa'yo. Alam mo, matalino naman akong tao sa pagkakaalam ko eh. Nagpapakabobo na nga ako dahil sa'yo kasi mahal kita. Binigyan kita ng napakaraming chances. Ilang beses kitang pinatawad. Alam mo kung bakit? Kasi mahal kita, Marl. Pero kung ganito lang din ang matatanggap ko mula sa pagmamahal ko sa'yo, mabuti pang tumigil na ako. Sorry kung hindi ko nakita yung mga bagay na yun. Pero noon yun. Sorry kung ngayon ko lang na-realize ang kahalagahan mo sa buhay ko. Pero Sonia, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko, kaya please naman oh, balikan mo na ako. Huli ka na, Marl. Sa paulit-ulit na panlolokong ginawa mo sa akin, unti-unti mo na rin inubos yung natitirang pagmamahal ko sa'yo. Magmakaawa ka man, kahit umiyak ka pa ngayon sa harap ko, hinding-hindi na kita tatanggapin sa buhay ko. Sapat na yung pagpapakatangang ginawa ko sa'yo. Sonia, please. Please. Maghanap ka na lang ng ibang mauuto mo. Huwag na ako. Makakaalis ka na sa harapan ko at please lang, huwag ka nang magpapakita ulit sa akin. Matapos nga ng lahat ng panloloko ko kay Sonia ay tuluyan na nga niya akong hiniwalayan, Papa Dudut. First time kong makaramdam ng heartbreak. Ang akala ko noon ay hindi ko talaga siya mahal, kaya ako nagagawang mambabae. Pero noong nawala siya sa piling ko ay saka ko lang na-realize kung gaano pala kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Malaking butas sa buhay ko ang nawala noong umalis si Sonia, Papa Dudut. Pinilit ko pong ayusin pa ang nasirang relasyon namin pero hindi na talaga ito naayos pa. Masyado akong nagtiwala sa isipan na kahit na anong mangyari ay hindi ako iiwanan ni Sonia. Pero siguro ay napuno na rin siya noong mga panahong yon. At para makapag-move on ay bumalik ako sa dati kong gawi. Sumama ako sa barkada, nagpakalulong sa alak at ng babae. Pero ni isa sa mga ito ay hindi naayos ang lungkot na nararamdaman ng puso ko. Labis-labis na pagsisisi ang nararamdaman ko ng time na yon, Papa Dudut. At kung maibabalik ko lang sana ang oras ay babaguhin ko ang mga naging desisyon ko noon. Sa mga sumunod na taon ay sinubukan kong pumasok sa mga seryosong pakikipagrelasyon pero wala ring babaeng nagtagal sa akin.
Isa lang kasi ang hinahanap ng puso ko at walang iba kundi ang pagmamahal at pag-aalagang ibinigay sa akin ni Sonia noon na kailanman ay hinding-hindi ko na mararanasan pang muli. Ngayong 28 years old na ako ay nananatili pa rin akong single. Sa dami ng babaeng sumunod kay Sonia ay hindi na ako nakahanap pa ng katulad niya. Sa kabilang banda ay may asawa na si Sonia sa ngayon at masaya na sa tahimik niyang buhay kasama ang dalawa nitong anak. Hanggang sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy ang pagsisisi ko dahil isang tunay na pag-ibig ang sinayang ko. Alam ko namang deserve ko ito pero sana balang araw ay makahanap ulit ako ng babaeng magmamahal sa akin ng katulad ng pagmamahal na ipinaramdam ni Sonia. Sa ngayon ay hahayaan ko na lamang munang pagdusahan ang karmang ibinigay sa akin ng kapalaran. Papa Dudut, eto po ang kwento ko at sana ay may natutunan po ang inyong mga listeners sa naging love story ko. Isang masalimuot na love story. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marv. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4